sa inyo, nandito muli ako para muli po mag-share sa inyo. Ang isi-share ko po ngayon itong tikus na anak. Ipiripatyo po siya dahil maliit sa kanya itong pat na to. Ililipat ko po siya sa mas malapad yung ginawa ko po noong nakaraan para makita po yung kanya mga ugat, naka-exposed root po kasi siya. Tapos itrip ko na rin po siya kung may kailangang i-wiring, mag-wiring po ako. Depende po sa paglilipatan niya, mamaya titingnan ko kung ano ang babagay. Yun po, umpisan ko na po ang pag-lilipat. Doon nga po pala sa hindi pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel. Para subscribe po para yung ganitong mga isinishare ko po mapanood nyo. Mali mo po makatulong sa inyo kahit paano sa mga nag-uumpisa pa lang mag-bonsai. Sige po, umpisan ko na po. Dito ko po siya ililipat. Ito po yung ginawa ko nung nakaraan. Kung napanood niyo yung video, yung susundan nito, yan, ito po yung ginawa ko. Ginawa ko talaga ito para maglipatan lang po nung tikus na anak. Medyo mas maluwang mo ito kasi dun sa kanina. Pertanggal lang po. Mas babagay po siya rito. Ayan, tatlo po ang butas niya. Kaya talagyan ko po siya ng yung pinaka-screen. Ginagamit ko lang po para hindi matanggal yung screen niya. Itong yung sa wire din ho, aluminum wire. Susukot ko lang po doon sa butas. Tapos baluktutin niya po siya. Tapos, ganyan ko lang po. Ganito lang po. Tapos pagdating po sa ilalim, baluktutin niyo lang po. Babaluktutin lang po para hindi na para hindi lang po matanggal yung screen niya nakaharang sa butas. Po, okay na po. May harang na po ang kanyang mga butas. Siapa nih?
ano pa, lalagyan ko na siya ng lalagyan ko na po siya ng reversal. Medyo ilalapit ko po itong camera. Ito po ang pinakang print niya. Medyo angat ko lang po ng kaunti dahil lakot naman masyado ito eh. Baka ibalik palakutin ko ito dito mamaya pataas. Medyo angat ko lang po ito mamaya. Kaya po ito may awang po dito sa gitna. Nakapatong po ito dati sa bato. Kaya lang hindi ko kasi maganda yung bato niya. Kaya tinanggal ko na lang po yung bato. Tingin ko po kasi mas parang maganda yung naka-expose yung root niya. Ngayon naman po kailangan iangat ko po ng kaunti itong kabilang dulo na to. Ang lalagyan ko po siya ng wire itong tanga na to para medyo maiangat ko po. Kailangan balot, kailangan iikot muna po itong wire na to dahil mahirap, may mga ugat na po siyang pa tusok na po sa kone sa lupa niya. Hindi ko maganda itong ano to. Hindi ko maganda. Puputulin ko na lang po siya. Sinubukan kong lagyan ng wire. Kaya lang hindi ko bagay. Kakat yun lang po siya. Puputulin ko na lang po siya rito. Banda rito. Parang hindi ko maganda kasi nilagyan ko ng wire sa tapos inangat kaya lang parang masakit ko sa mata itong nakalagpas rito eh. Kaya puputulin ko na lang po siya.
Kung po siya. Itutrim ko na lang po siya ngayon. Tanggalin ko na lang po itong sana po. Baba na po. Sa bonsai nga po pala, pag may nakikita kayo mga tumutubo sa ilalim ng mga bagong sanga niya, tanggalin nyo na lang po para malinis po yung ilalim. Dahil kung kumpleto na ho naman yung mga branches niya, hindi na po kailangan yung mga tumutubo na yung silalim. Tanggalin nyo na lang po dahil hindi rin naman po siya makikita sa labas. Tulad po nito, tumubo sa ilalim. Kailangan tinatanggal na lang po siya. Tumutubo po sa ilalim ng mga sanga. Ito, babawasan ko din po itong sanga na to para makita naman po yung ugat niya. Natabon kasi ho. Natatabunan niya. Kailangan kita ko kasi yung mga ugat niya para maganda siyang tingnan. Pero kung nakababa po yung mga sanga niya, matatabunan siya, hindi makikita yung ganda ng kanyang mga ugat. Ito yan, kailangan ko siyang bawasan. Ito po yung pinakalikod niya. Natrim ko na po siya. Mas maganda na siya po siya sa kanyang at ngayon. Okay po, diligan ko na po siya. Tapos nang berapa mau basa kan? Tapos ko na po siya ma-i-trim. Tapos na i-repatyo na rin po siya. Oh, kita na po yung kanya mga
sugat. Nakakana po siya. Crossroads na po siya ngayon. Ayan po. Muli, maraming maraming po salamat sa inyong panonood. At sana muli po nakatulong kahit paano itong isiner ko. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, ay subscribe po para ma-update po kayo sa mga next videos na i-upload ko. Salamat!